What's up, mga bros? So, we're back on the road. Medyo, di na natin pinakita dito sa video yung nangyari, pero nasiraan tayo. So, i-flash ko na lang sa screen yung tumulong sa atin, si Sir. Alam mo, di ko natanong yung pangalan niya, pero sobrang bait niya. So, Angkas rider siya. And pareho kami ng motor, TMX 125. It's just that itong brat look na scrambler lang tong tong motor natin sa kanya nakastock. Kasi bawal sa Angkas yung naka-modified eh. Pero anyways, tinulungan niya ako kasi ayaw mag-create. May spark naman yung motor. Kaso yung tawag dito, yung part na yun, yung parang adapter sa spark plug para mag-spark. Yun ang ayaw. Kaya nirekta na ni Sir. So, may bago na naman tayo natutunan, no? Ganun lang pala yun. Medyo dami. Tagal din natin na delay. Siguro mga dalawang oras din kasi alas 2 ako umalis. Mga 3:30 na ako nakabalik uli. Tapos itong box natin, yung bracket niya nalalaglag. Buti na lang naremedyoan ko. Inalis ko muna yung slider ko. Kakabit ko na lang pag-uwi ng Bataan. So anyways, aside from that, may isa pang nasira yung ating taillight. Kasi meron tayong rear fender na tawag dito, rear fender natin na baka, tawag dito, aluminum yata yun, material na yun, na yupi, umipit sa gulong sa loob. Buti, nakontrol ko yung motor. Tapos pinutol ko na muna yung line sa taillight saka doon sa signal lights. So at least we're moving. Na alam mo kasi yung problema previously sa motor, siguro sabi nga ni Sir na tumulong sa akin, meron parang outlet yun, yung parang adapter sa loob na yun, na sinauupod daw yun. Yun yung nagkakreate kasi ng spark daw. Mukhang yung akin ipalitin ha. Kaya pag uwi na lang ng Bataan, tsaka ako lang papapalitan. Tapos tinanggal ko muna yung mahiwagang aux light natin. Kaya medyo madilim. Relay tayo sa headlight mismo. Mahina tong headlight na ito. But at least we're moving. Yun nga, thank God. Sabi nga, kapag may pangangailangan ka, merong instrument si Lord na tutulong sa'yo. And thankful ako doon kay Sir. Sir, hindi ko nakakuha yung pangalan mo eh. Sabi ko, mag-subscribe ka na lang ako sa channel ko para malaman ko yung pangalan in case na itag ko siya, di ba? Nakatakot lang dito dumaan kasi maraming truck. Pero exciting dumaan talaga sa loob. Pilitan natin ito sprocket na itong motor natin eh. Kaya alam mo kasi yung hatak niya. Kasi nga lang hanggang fifth gear lang. Iba pa rin talaga kapag ano. Anyways, nakwento lang. Yo! What's up, bros? It's currently, we are away from San Fernando na. So, papunta na ng Lubao to. Sa wakas. After 2 hours. Actually, 2 hours is not bad. I'm enjoying the time riding. Even though 2 hours, hindi naman siya nakakangalay. Kasi upright position naman ako dito sa TMX. Ang problem ko lang dito is yung upuan kasi since napa-convert. Nasakit sa puwet, manipis yung upuan eh. Para maipit yung mga ugat mo sa puwet. Anyways, sun's rising and just a little bit more, we are in Bataan already. Yeah, hey, going to see my girlfriend. Chill ride lang. Ayun na yung mga Aerox. Joke. Yun pala yun. Yun na.
Actually, kung ikukumpara ko yung mode of riding ko sa big bike previously sa Ninja 650 versus dito sa TMX versus NLEX and Looban or MacArthur Highway, parang halos pareho lang. Depende siguro sa buhay nung or sa speed mo. Ako kasi pag nasa NLEX 100 lang takbuhan ko nun eh, 100, 120 ganyan. May traffic din naman doon, parang pareho lang, parang halos pareho lang siya. Ang technique lang talaga pag sa loob ang kadadaan, agahan mo yung take off mo kasi mahirap abutan ng liwanag, traffic talaga. May bus na bumubuntot sa atin. Nakakalanganin, kaya mamabilis ka. Yun, lumagpas din. Manila Tours sa kantipid, tipid sa gas na ito, mga bros. Sinilip ko, pag inuga mo kasi, palatandaan ko dito, dapat may mag-overflow pa dito sa surface ng tangke. Inuga ko siya, may umaagos pa pataas. Ibig sabihin, madami pang laman. Kasi pag wala nang umaagos dun sa may tuktok, sabihin, kailangan mo na mag-gas up. Wala kasi akong gas gauge eh. Sobrang tipid, 180 lang ginas ko kahapon. Andito na tayo, we are traveling for almost siguro mga 90 kilometers, 180, marami pang laman. Sobrang tipid, ito yung gusto ko talaga. Tama rin naman yung bilis, nag-range lang siya sa 80, kahit sa GPS 80 siya. Hindi lang alam natin kung ano yung actual speed niya sa speedometer. Pero pwede na. 80, mabilis na rin yun. Di ka naman lagi ganun patakbo mo eh. Actually, 50 lang naman yung range natin eh. Tipid pa sa gas. Hindi ka kasi raratrat ng raratrat. Finally, after 3 hours, nakauwi na rin tayo. Hindi tayo sa Bataan. Dumaan muna ako kay Miss PPP para ibigay yung mga belongings niya.